ano, mga J-viewers. Mag-repair po naman tayo ngayon ng TV. Baka nagsasawa na kayo sa base eh. Kaya, nagbukas ako ng isang TV. Matagal na naka-stock dito. Halos 2 buwan na. Ang TV ito nga pala ay Hyundai. Ang model ay HY21N05. So, bale sa bug ang regulator nito. Walang madali dito sa aming bayan. Ito ang regulator niya sa bug. Ang number nito ay STRG6653. Walang mabili dito. Kung meron man ay napakamahal. Kaya ang gagawin natin, co-convert na lang natin siya sa universal adjustable power module. Bale, sabog ang regulator niya pero ang fuse niya hindi bumigay. Na-check ko na rin ang mga diode, mga buo naman. Ang kanyang capacitor buo din, horizontal buo din. Kaya i-convert na lang natin siya sa module per wire. So mga J-viewers, bago natin i-convert ang per wire, sukatan muna natin kung meron siyang 300 volts na source sa capacitor. Saksak muna natin. I-set ang tester sa DC sa 1000 kung siya i-set. So, isaksak natin ang meron din akong digital, sukatin din natin sa digital. Set din natin sa DC. Ito ang digital. Kailangan 300 volts. Yan, 323, pwede na. Sa analog naman, nakaset sa DC, 1000. So, yan, 300 plus din, dito. Yan, kabitan natin ang power wire. I-unplug muna natin ang TV. And then, i-discharge ang capacitor. May stack yan. Halos 400 volts ang stack. Dapat wala na siyang stack pag kinabit ang power wire. Yan, wala na. Lalo mas magandang ikabit ang mas gusto ko pa talaga ikabit ang power wire kaysa bibilhan pa ng regulator. Mas mahal na, mauna pa, hindi gaya ng power wire na MOSFET ang regulator, matibay. Kahit malalaking television, kaya nito. So itong power wire, ikakabit natin dito sa heatsink, itutuloy niyo yung kanyang MOSFET. Siguraduhin lang na ang bulb ng power wire ay hindi lumapat sa heatsink, sa metal. Pag sinasak natin, sabog yan. Pag merong lapat sa heatsink. Yan. Wala naman. Yung regulator lang yan na nakatornilyo. Itong negative ng capacitor, kakabit natin ang black ng power wire. So, dinugtungan ko na itong black para mabot siya. At saka itong red naman ay sa positive source ng inalis na regulator. Gaya nito dito. Ito yung positive source ng regulator na inalis. Doon natin ikakabit ang red wire na, ng power wire. Dito natin disot. Butas. Pinaluan ko na rin ang butas para doon padaanin. Tapos itong black ay sa negative ng
capacitor, hot ground. So, hanap natin ang butas niyan. Makita ang butas. Nailusot na natin. Bunot nga palang panghinang. Okay pa tayo magpainit. Tapos itong yellow sa positive ng 12 volts ng sa output capacitor, 12 volts. At itong blue ay sa ground, secondary ground. Sa negative. Hanap din natin ang butas. Yan. Ito ay sa ground, secondary. Yan, dito. Yan, ground yan. Tapos ang yellow ay sa positive ng, piliin na lang natin ay yung 12 volts. Positive ng capacitor niya, dito. Makikita natin itong capacitor. Itong positive ng capacitor na to, 12 volts yan. Ito natin ikabit. So itong red ng 4 wire ay sa positive source ng regulator. At yung block ng 4 wire, block wire ay sa hot ground. Ito sa capacitor, negative. At itong blue ay sa secondary ground. Dito. Kahit anong TV, laging secondary ground ang blue. Tapos yung yellow, ipipili lang natin kung saan nyo gusto ikabit. 5 to 24 volts yan. Pwede sa 5 volts, 9, 12, 24. Kaya napili ko naman positive ng 12 volts. So, bago natin saksak, kailangan yung trimmer ng 4 wire ay naka-off. Naka-baba siya. Bago saka pipihitin ng clockwise, counterclockwise. So, sukatan natin ang boltahe. Gamit ang digital para accurate. Dito natin lagay. So, nakaset tayo sa DC, tapos ilagay ang negative sa ground, negative test prod, yan. Tapos susukatan natin ang bulta, yan. Sukatan natin ang, so iset natin sa DC ang ating digital tester. Tutok natin sa kulay yellow ng 4 wire at i-adjust natin ang trimmer. So, 8, 9, dandaan lang yan ay hanggang mga 12, 13 ng 12 volts. Tapos sukatin natin ang B plus nya dito, kailangan mga 110.
100 to, mababa pa. Adjust po ulit natin ang sukat ulit tayo sa yellow. 13. Yan. 13.9, pwede na. Tapos sukat tayo sa B plus. 112. Pwede na siguro yan. So, start natin ng TV. Second power. No, second power. Bahay na siya. Ngayon, 109 ang kanyang B+. Sukatan natin ang vertical. No, 24 volts. 25. Pawasan natin ng konti. Yan. 24. Yan. 23.9. Ito po na yan. Vertical yan. Ang heater ay 180 volts, 67 lang. Kaya na natin ang raster. Okay naman ang raster. Sukatin din natin sa analog tester. Set natin sa 50 volts, tapos ground, lagay sa ground, ang negative. Tapos brad. Tapos kata natin ang vertical. So, ayan. 24 volts. Sa B plus. So, itayo muna natin ang TV. Unplug muna. Second power. Wala tayo remote. Sira ang tax switch ito. Ayan. Buhay na siya mga J viewers. Siguro konting adjust pa sa trimmer. Konting-konti lang para mawala lang yung konting protestas. Mamaya natin ayan. Pero okay na rin siya. So, ganyan lang po ang pag-convert ng 4-wire. Sa next video ko, meron naman akong Hyundai rin. Ang model ay flat tube naman siya, pero 21 inches din. Sabog din ang kanya regulator. Lalagyan ko rin siya ng 4-wire na hindi na kailangan i-adjust ang trimmer. Ibang paraan naman. 4-wire din pero hindi natin i-adjust ang trimmer. Ang gagamitin natin ay yung optocoupler ng kanyang TV. Ito naman, adjustable. So mga J-viewers, sana may natutunan kayo.
huwag kayong mainip at sunod-sunod na itong ating mga ilalabas na mga troubleshooting at repair ng mga iba't mga appliances. So, para kayo maging updated sa aking mga video, just subscribe and hit the bell button. Thank you.